Hi guys, it's me, Nina. Welcome to my channel. Ang video natin ngayon guys is tungkol naman sa paano ba makakuha ng trabaho o paano ba matanggap sa trabaho sa isang fresh graduate na civil engineer or wala ka pang experience sa trabaho sa field, sa construction or kung ano pa man yan. So bibigyan ko kayo ng mga ideas or mga tips paano ba makuha si trabaho or paano ba matanggap sa trabaho. Pero before that, disclaimer muna guys, ito ay based lang to sa experience ko or idea ko bilang isang civil engineer or ano ba yung ginawa ko, paano ako nun nag-apply or natanggap sa trabaho. Ngayon guys, sa office ako, so pagpasensyahan nyo na if mga marinig kayo na mga pag-uusap. So, simulan natin guys. Una, dapat nag-undergo ka or nag-undergo ka ng on-the-job training or tinatawag natin OJT. So, bakit kailangan yun? Kasi, bilang isang fresh graduate, dyan tinitignan din yan ng employer natin or ng kumpanya na pinag-a-applyan natin kung saan ka nag-OJT at ano yung experience mo, ano yung nakuha mo experience nung nag-OJT ka pa. So, yun, importante yun guys. Kasi bilang isang fresh graduate, yan yung isa sa training na dapat natin pagdaanan ay yung pag-OJT. Doon natin malalaman sa OJT if saan field ka ng civil engineer. So, ano yung gusto mong tatakasin, sa construction ba? Sa mga transportation ba? Sa designing ba? Mga ganun. Alam naman natin na maraming fields yung civil engineering. So, dyan, tinitignan din yan ng isang employer yung on-the-job training o saan ka nag-OJT. Ano yung naging experience mo based sa kumpanyang pinagpasukan mo, malalaman nila yan. So, yun. Pangalawa is, isa sa factor na makukuha ka o matanggap ka sa trabaho is dapat nakapasa ka sa board exam. Bakit? Bonus plus yan guys. Kasi alam naman natin maraming nagsisivil engineer na mapababae mo or lalaki ay gustong maging engineer, gustong maging civil engineer. So, isang bonus yan, if isa kang professional licensed civil engineer, malaking impact yan guys. Kasi may mga kumpanya na tinatanggap lang nila is yung mga licensed civil engineer. Ganun. So, importante, kung pwede lang, alam naman natin yung iba, kailangan na talaga mag-work, hindi lang muna nila pinaparoyte yung pag-take ng board exam. Pero as much as possible, kung kaya lang and kung pwede lang, mag-take kayo ng board exam and try noon na pumasa sa board exam. Kasi malaking impact yan sa pag-a-apply ng trabaho. Pangatlo is nung nag-aaral pa kayo, is sumali kayo sa mga organizations. Kung sa atin civil engineer is yung sa civil engineering is yung sa PAIS, Philippine Institute of Civil Engineers. Yun. So, kasi dun ma-enhance paano ka makisalimuha sa mga group, sa mga kagrupo and yung leadership skills natin. Or ganito example, sumali ka ng organization and ikaw isang president, vice president, auditor, treasurer, ganun. Makakatulong yung makikita yun, ilalagay mo yun sa resume mo. Makikita nila na isa or interesado ka sa mga organizations or pakikisalamuha sa maraming tao. Bakit importante yan bilang isang civil engineer, future civil engineer? Kasi sa trabaho natin, lalo na sa construction site or sa construction industry, marami kang makakasalamuhan ng mga tao. Iba't ibang klase ng mga tao na madi-deal mo sa trabaho, makakasalamuhan mo, makakausap mo, and makakatulong yan sa pag-enhance sa skills mo sa trabaho mo soon, ganun. So, yun, importante yan. Maganda na sumali ka ng mga organizations. Pang-apat is, umattend ka ng mga seminars or mga conference, ganun, or mga reunions. Bakit? Kasi doon ka may makikilala and
pwede kang magtanong, ganito, fresh graduate ako, may, sa inyong kumpanya ba, may nag-hire ng ganito, ganyan, dun, marami kang pwede mapagtanungan, nakakilala mo, or makikilala mo, kung na pwede mag-refer sa'yo, na pwede dito ka dito magtrabaho, ganun, so, maganda na mag-attend ka ng mga conference, reunion, mga ganun. Kasi, nung nag-arating, yung mga seniors natin, or mga nauna sa atin, so may trabaho na yan. So, pwede silang mag-recommend. So, baka, sa tinatrabuhan nila ngayon is nag-hiring, kahit fresh graduate, ina-apply, or pwede ka nilang ma-recommend. So, yun yun. Kaya, importante yung, or maganda na umattend ka ng mga reunion, or mga conference. Ganun, guys. Panglima is dapat magkaroon ka ng maayos and detalyado na resume and cover letter. Bakit? Kasi sa pag-a-apply natin trabaho, isa yan sa mga binibigay natin na report. Isa yan sa binibigay natin, yung resume natin. So, dun, dapat dun mo ilagay detalyado kung ano yung una yung nilagay mo. Anong posisyon yung gusto mong applyan? Dapat just naka-specify yan kung gusto mo bang maging office engineer, magiging quantity surveyor, magiging site engineer, concrete engineer, or maraming posisyon na pwede mong pag-applyan. So, dapat specific kung anong posisyon yung gusto mong pag-applyan sa ganyang kumpanya, ano yung gusto mong maging trabaho, para makita din nila kung saan ka nila ipipesto o saan ka nila ilalagay. Baka kasi broad yung nilagay mo doon, and kung matanggap ka and in-apply ka, hindi mo gusto yung gagawin mo, hindi mo gusto yung posisyon na binigay sa'yo. So, mahihirapan ka rin sa trabaho and may tendency na mag-resign ka. Pangalawa is dapat ilagay mo doon yung mga skills na meron ka. Ano pang pwede mo ilagay? Yung character reference. So, doon babalik yung pag-OJT. So, nung OJT ka, pwede mo ilagay sa character references mo yung mga naging supervisor mo nung nag-on-the-job training ka. Or nung umattend ka ng reunion conference, may nakilala ka na mataas yung position and naging kaibigan mo. Or pwede mo silang ilagay doon sila yung character reference. So, nakakatulong yun kasi may mga kumpanya, tinatawagan nila yung mga taong nilagay mo doon. And magbibigay sila ng feedback kung maayos yung gawa mo or maayos ka sa pag-aaral mo, ganun. So, nakakatulong yun. Hope may natutunan kayo. And please like and subscribe and click the notification bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos. Bye-bye!